Kung balik dito sa katawan natin sa lupa, yan ang libing ng katawan. Meron din tayo na libing ng kaluluwa. Ano yung libing ng kaluluwa? Dalawang klase. Sa Quran, Surah Al-Mutaffifin. Iliyon, si jin. Ano yung iliyon? Yung lugar na mataas. Sa unang langit, sa taas ng unang langit hanggang sa taas ng pitong langit. Yan ang lugar ng iliyon. Kaya si Prophet Muhammad SAW pupunta sa Shem Miraj, doon siya kita ng lahat ng propeta, doon sa unang langit, pangalawa, pangatlo, apat, lima, anim, pitong langit. Sa pitong langit siya nakita kay Prophet Ibrahim. Sa pang-anim ng langit, nakita niya kay Prophet Moses. Okay? So, hindi yung kaluluwa dito sa lupa. Hindi pwede dahil sabi ng Allah sa Quran, Surah Az-Zumur, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha yumsiku allati qada alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Paliwanag ito. Sabi ng Allah na kinuha ng Allah yung kaluluwa na isang tao na matay at kinuha niya yung tao na hindi matay sa tulog niya. Okay? So yan ang isa pang aral na yon. At dalawa lugar ng kaluluwa. Yung katawan, living dito sa lupa, yung katawan, yung kaluluwa ng mabuti tao sa iliyon, sa lampas ng unang langit hanggang sa pitong langit. At yung masamang kaluluwa, hindi naakyat sa unang langit. Dahil sabi sa Quran na the doors of the heaven will not be open for them. The doors of the sky will not be open for them. Before that, bago pa ito na papunta sa yung mga angel para kuha na yung kaluluwa ng tao. Kung masamang tao, dadalili nila na yung damit ng para sa kaluluwa na masama, mabaho, marumi. Kung mabuti yung tao, dala ng mga angel na yung damit, malinis, mabango, magandang damit. Okay, so meron tayo yung damit para sa katawan, kafan. Ganun din, meron din tayong damit sa kaluluwa, dala ng mga angel. So ganun din, kung may libing sa tao, sa katawan, ganun din may libing sa kaluluwa. So yung dala ng angel, yung tela na yung spiritual sa mabuti soul, mabuti kaluluwa, magandang, mabago, malinis na tela. Balot yung kaluluwa, akyat dun sa unang langit, open the gate. At saan na dumaan yung mabuting kaluluwa, sabi ng mga anghel, maganda ito tao at mabuti yung amoy niya. Mabuti yung yung kaluluwa na yung amoy niya, hindi masama. Maganda, mabago. At kung akyat yung masamang kaluluwa, na balot sa yung masamang tela, sabi ng mga anghel, ito masamang tao at masama yung amoy niya. Okay, so maliwanag ito na dalawang klaseng kafan din yung balot ng yung kaluluwa. Ganun din sa balot ng katawan. At sa Quran din yung dalawang lugar ng kaluluwa. Iliyon, yung ataas na lugar. At si jin, so tawag ito yung lugar ng masamang kaluluwa, si jin. Yung si jin galing sa word sijen or jail, kulong. Dahil meron sila ng parusa. So yung azabi kabar, totoo yan azabi kabar. Yung parusa sa libingan, totoo yun. Hindi sa katawan, sa kaluluwa. Libingan ng kaluluwa. Sa kaluluwa yung parusa, hindi sa katawan. Dahil kung kita natin yung katawan ni Firaun sa Egypt na yon, wala na may palo-palo doon, okay? Wala nang parusa sa katawan ng Firaun dahil doon yung labas yung katawan niya. At sa Quran, meron din yung parusa kay Firaun. Ano yung parusa? Sa kaluluwa niya. At kung may entertainment, yung mabuting entertainment sa kaluluwa, kaluluwa din, hindi sa katawan. So yung may pananampalataya, mabuti tao, meron yung entertainment sa kaluluwa nila. At kung may shahid, yung mamatay sa dahanan ng Allah, shahid, martyr, diretso pasok kaluluwa niya sa paraiso, sa malaking ibon. Kaya sabi ng Allah, farihin, yurzukun. Masaya sila at bibigyan ng Allah na pagkain sa kanila dun sa paraiso. At meron tayong araw ng paghukom, so andun yung physical punishment, actual punishment, katawan at kaluluwa. Dahil yung araw ng paghukom is parang court, may judge si Allah subhanahu wa ta'ala, may witness, at may guilty, na yun papunta sa impyerno. Kung dito na umpisa dito sa lupa na yun, balik yung kaluluwa tapos purusa na, bakit kailangan pa ng araw ng paghukom? So hindi tama na paniniwala na ito na balik loop, balik yung katawan at purusa. Balik yung kaluluwa at parusa sa yung katawan, hindi tama yun. Parusa sa kaluluwa, parusa sa yung kaluluwa at yung good treatment to the kaluluwa lang. At araw ng paghukom, meron na actual punishment sa katawan at kaluluwa sa araw ng paghukom.